Masaya ang ilang mga call center agents at ilang mga negosyante sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang ipatutupad na lockdown dahil sa COVID-19. Ayon sa ilang mga nagtatrabaho sa mga BPO, malaking bagay ito dahil apektado sila kapag nag-lockdown kahit pa may work from home setup. Masaya rin sa anunsyo ng Pangulo ang mga maliliit na tindahan, lalo na ang mga nakikipagsapalaran sa gabi. Maging ang mga jeepney driver, pabor din na wala nang ipapatupad na lockdown. There are certain accounts po kasi na eligible for work from home but not all accounts. Kasi po may mga accounts na sobrang delicate po kasi nga nagkakaroon ng fraudulent incidents. Para makapagtrabaho na po yung walang mga trabaho. Kung magla-lockdown, wala na makain. Pinuri rin ang Private Sector Advisory Council ang pagtitiyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na muli magpapatupad ng mga lockdown sa bansa. Ayon sa grupo, ito ang kailangan ng pribadong sektor at ng micro, small and medium enterprises para tuluyang makabangon mula sa pandemya. Nangako rin ang grupo na tutulungan ang gobyerno na palakasin ang pagpapaturok ng booster shot para makapag-full operations na ang mga negosyo. Nanawagan naman ang Advisory Council na gawing simple ang sistema sa COVID restrictions. Samantala, bukas ang Makati Business Club sa itinutulak ng administrasyon ng mga hakbang para makahikayat ng foreign investors at pagbuo ng public-private partnerships. It's really music to our ears to hear a president say he wants to make the Philippines an investment destination, particularly foreign investment. You know, he mentioned CREATE together with those economic liberalization laws. Developments over the last few years, particularly under the previous administration, made us a laggard in terms of attracting investment. They also made, the previous administration also made policy and actions that would discourage PPPs. We are very excited that PPPs are played a starring role.